Mga biyaya. Para kay Bathala! Para kay Bathala! Bumababa mula sa langit si Bathala! Magsunod kayo lahat! Bathala! Babae ang Bathala! At may kasamang anghel! Ay! Naku! Ba't naman ho kayo nakaluhod? Magsitayo po kayo! At saka, hindi ho siya anghel. Siya po si Chokee, at ako naman po si Sisay. Hello po ulit! Grabe! Ang gaganda po ng mga gulay ninyo! Ang sasariwa, ang pipintog! Magkano po ba yung mga to? Mamamakyaw po kasi kami. Maligayang araw, magandang binibini. Gusto mo ng gulay namin? Sa'yo na lahat yan. Ha? Ibigay sa kanya lahat ng gulay. Naku, hindi pwede. Kailangan ko magbayad. Ito oh, magkano ba ayan? Hindi namin kailangan ng pera. Biniyayaan na kami ng Bathala na walang katapos ang gulay. At ikaw, bilang sugo ni Bathala, gusto namin handugan ng mga ito bilang salamat at pagkilala sa kanya. Pero baka sa akin naman ho magalit yung Bathala ninyo kapag hindi ako nagbayad, di ba? Hindi ako nagbigay ng kapalit. Kaya, sige na, kunin mo na to. Ayan. Yan lang? Tinanggap ko lang yung perang to para hindi magalit sa'yo yung Bathala. Eh, kung ganun, salamat po. Maraming maraming salamat. Sige po, pwede po bang tulungan niyo po kaming ikarga yun doon sa ipag lang? Tulungan niyo. Tulungan niyo. Tulungan niyo. Uy, ate. Tara na po. Salamat po, ah. Salamat din po. Si ate naman pa. Teka, Chokee. Ba't ka nga ba nagpakita doon sa mga tao doon kanina? Kamalan tuloy nila akong Diyosa doon. At ikaw naman ang anghel ko. Ate Sisay, yung mga tulad po nila ay yung mga taong tribo na naniniwala sa tulad namin. Katulad po ng duwende, ng diwata, tikbalang, saka po kapre na nagpapakita din po sa kanila. Bakit naman? Kasi po, kinikilala nila kami bilang bahagi ng kalikasan. May ganun? Opo. Kaya lang po kayo napagkamalang Diyosa. Kasi po, ngayon lang po sila nakakita ng lumilipad na pickup truck at nakasakay dun yung babaeng nakabihis katulad ninyo. Pero Chokee, in fairness ha, napakamura ng gulay sa kanila. Sobrang mura. Alam mo, isishare ko itong natanggap kong blessing sa mga kapwa tindera kong gulay. Kung magkano natin nabili yung mga gulay, ganun ko rin ibebenta sa kanila para naman makabawi tayo sa masagana, di ba? Pero, Ate Sisay, lagyan niyo po ng konting tubo para naman po sa pagod natin. Pero mamamasyal po muna tayo. Kasi po, kailangan gabi po tayo bumaba sa palengke para wala pong makakita. Alam mo, hindi ko na nga matandaan kung kailan yung huling beses akong namasyal eh. Eh paano, lagi lang ako nasa bahay, nasa palengke, o kaya nasa eskwelahan. Maraming maraming salamat talaga. Thank you talaga, Chokee. I love you. Thank you talaga. Parang ano man po yun, Ate Sisay. Basta po, ikaw ang aking tagapagligtas.